ito. Hi guys, I'm Roy. Sa video ito, pag-usapan natin ang router in full details. So, let's start. So sa video po natin na ito, papaganayin na po natin yung router. Kasi po dito sa video na ito, hindi po natin siya pinaganay. Kasi yun na nga po, base dun sa ating video, 6 a.m. ko siya ginawa. So hindi po natin mapagana kasi mamapagalitan tayo ng kapitbahayan. Pero ngayon po, pwede na po natin pagganayin yung ating router kasi 2:30 po ng hapon habang binibideo natin ito. So ituturo po sa inyo kung paano po gumamit ng router kapag po handheld, kapag naman po naka-table. So ituturo ko rin po sa inyo kung kailan po ginagamit yung handheld, tsaka po kailan po natin gagamitin yung table para sa ating router. So first, ano po ba yung router? Ito pong router, ito po yung ginagamit natin para po magkaroon ng design yung mga edges ng ating mga pieces. Ayan lang po yung isa. Actually, for design siya talaga para po sa amin na. Isa pa po, ito po yung nagpapantay ng mga backer boards, mga laminates, kung gusto po natin ipantay. Kung meron po tayong mga iduduplicate na mga cuts, alimbawa po yung body ng gitara, iduduplicate natin siya. So, gagawa lang po tayong template, then pwede na po natin siyang maduplicate gamit po yung ating router. So, first, safety, syempre. Ayun po yung unang-una natin gagawin. So, ito po ang ating router. Ito po, yung ating handheld. Ito naman po yung ating router table. First po, sa safety, kailangan po nating malaman kung ano yung ikot ng ating blade. Kapag po ang blade natin ay handheld, ang router po natin nakatayong ganito, ang ikot po nito ay clockwise. Yan. Kapag naman po ang ating router ay nakaganito, nakatable, ang ikot po nito ay counterclockwise. Yan. Kapag po yung blade natin, clockwise, katulad po pag nakatayo, kailangan po yung ating materials, mga materials ay papunta sa kanan pag ganun po siya. Hindi po kasi natin ito pwedeng sundan kasi kapag halimbawa ang ikot po niya ay pag ganun, tapos pumunta rin tayo ng pakanan, dudulas po siya. Kailangan po laging against po dun sa ikot. Same po dito sa ating table, ang ikot po nito ay pag ganito. So, kailangan po yung materials na feed natin sa kanya, papunta naman po sa kaliwa. So, para po mas magandang explanation, ito po, yung piece natin. Pag po naka-table, kailangan po natin siya pag ganito. Masa po yung piece natin is pa-clockwise. Kapag naman po tayo ay naka-handheld, ang piece naman po natin, yan, pag ganito. Pero, kapag po handheld siya, tayo po yung gumagalaw eh. So, tayo po, papunta po tayo sa kaliwa. Yan. So, ayun po yung pinagkaiba nila. Again po, pag handheld, tayo po ay pakaliwa. Kapag naman po yung naka-table, yung piece po natin yung papunta sa kaliwa. Sana po nakatulong siya sa inyo. Lagi po bang ganon? Kapag po magra-router tayo, lagi po bang lagi siyang papunta sa kaliwa? Kapag po handheld, pakaliwa din. Kapag po ganito, naka-table, pakaliwa din. Yes, yes po. Lagi po dapat siyang pakaliwa. Lagi pong salungat doon sa ikot ni blade. Kapag po kasi, yun na nga, ang ikot po nito ay pag ganito. Tapos, sinabayan po natin ang pakanan. Tapagsik po nito. Pag ganan. Or madudulas. Kapag po nadulas, syempre, masisira po yung piece natin. Tapos, kapag po madulas naman, at nagulat po tayo, baka po magano natin yung kamay natin. Oh, no! Dito sa blade. So, yan. Medyo delikado po siya. So, alam na po natin yung kung paano yung way kung saan papunta yung ating mga pieces pag sa router. So, next naman po, paano naman po natin siya masi-secure yung pag-router? Katulad po dito sa ating handheld. Kadalasan po dito sa handheld kasi, yung base plate po nito, which is yung kasama niyang plate, is maliit lang. So, ang kasama po nito, ang kasama pong base plate na ito, ay ganito lang po kaliit. So, kapag po gagamitin natin ito sa edge, ang mangyayari po dito, gagalaw-galaw siya. Gaganon-ganon siya. Kasi hindi po secure yung ating piece. Meaning, yung kalahati po niya, nakalabas. Yan, nandito dito. Pero yung kalahati po niya, yung kailangan na may support, masyado pong maliit. So, mataas po yung chance na masisira natin yung piece natin, yung gilid, at saka malaglag po natin ito. O, kasi baka bigla nating mabitawan. So, ano po yung ating remedy doon? So, ito po. Ito po yung extension ng base plate natin. Yan. May mabibili po kayo nito sa Lazada under kay Sir Joey Legaspi. Pero ito pong mga
base plates na ganito, na extensions, hindi po ito universal. May kanya-kanya po siyang model. So, piliin niyo po yung model na meron kayo. Para po, may lagay natin siya dito. Ito po yung ating base plate na ikinabit na po sa ating base plate na router. Ang mangyari po dyan, pag po nilagay natin ito, dito sa sulok, meron po tayong counterbalance, which is mahawakan po natin siya na mas maayos. At may tutulak natin ng mas matino. Dito po sa ating router table, ano, hindi na po natin kailangan nun. Kasi syempre, meron na po tayo. Ito, yung isang buong lamesa, ayun na po yung nagiging base plate natin. So ano naman po yung nagiging problema natin dito sa ating router table? Kapag po yung piece natin sobrang lalaki, ano po yung mga lamesa na, hindi na po natin siya pwedeng maipakain dito. Delikado na po yun. So masyado na pong magalaw. Dito po sa ating router table, yung mga pieces po na pinapakain natin dito is mga maliliit lang. Yung kaya pong masuportahan lang nung lamesa. Ideally po, mga ganito. Kapag po yung mga projects nyo eh, nabuo nyo na ng buong cabinets na, lamesa na, tapos hindi na po siya, syempre kasya dito, no? Dito na po yung ginagamit natin. Ito pong handheld na ito. Pakita ko po sa inyo kung paano dapat siya gagamitin. So ito po yung example natin para sa ating handheld. No? Kasi kalimbawa po, magre-router po tayo ng mga lamesa na ganito. Syempre hindi naman po natin ito may ilo-load na dito sa ating router table. Ano? Kaya ito po yung ilalapit natin, syempre. Yung kanyang handheld na router. Ito po, hawak natin dito para po hindi siya malaglag na ganyan. Ito po yung ating counterbalance. Isa pa po, kailangan po itong piece nyo, kailangan po ito yung madulas. Ang ginagawa po namin, nilalagyan po namin ng wax. Ito. Itong plate. Hindi po itong piece. Kasi minsan po, halimbawa, lalagyan nyo po ito ng varnish or mag-finish po kayo. Minsan po hindi ko makaapit eh, kasi merong wax. Ang ginagawa lang po namin, ito lang po inilalagyan namin ng wax, yung base plate niya. Then, yan na po, lalagyan namin siya. Kailangan po madulas ha, yung inyong, para malinis kapag po pinadaanan nyo. Ito na po siya, iikot po ito ng clockwise. So, tayo po, kasi ang ikot niya ay pag ganito. So, tayo po, pasalungat. So, pag ganito po siya, pakanan. Papunta po tayo sa kanan. Hanggang matapos po natin siya. Ano po yung mga hindi natin pwedeng gawin? Hindi po natin ito pwedeng iatras ng gano'n. Huwag po ito inatras natin gano'n, gaganon po yan. Magkikik. Ano pong gagawin natin kapag yung piece ay masyadong matigas? So, ang ginagawa po namin, ganito po. Ididikit-dikit po muna namin siya na ganyan. Babawas-bawasan namin. Then, tsaka po namin siya babalikan. Para po makat namin dito ng diretso ng maayos. So, para malinis po yung cut natin dito. Kadalasan naman po dito, mga curves lang naman eh, kapag po sa mga lamesa. So, which is the roundover bits. So, ito po. Dito naman po tayo sa ating router table. So, next naman po, dito po, safety naman dito sa ating router table. Ano? Gusto po natin, meron po tayong fence niya. Meaning, yan. Gusto po natin, meron po tayong ganito. Dito po kasi natin, isasandal yung mga pieces natin. Lalo po kapag mahahabang pieces, kailangan po natin na may sandalan. Tsaka syempre po, lalo po yung mga maliliit na pieces, kailangan po natin siya ng paglalagyan dito. Kahit po sabihin nyo na meron pong bearing ito, minsan po may mga nakakalusot. Ano po yung mga nakakalusot na yun? Ito po yung mga nakakalusot. Na ibig ko pong sabihin, ano? Tanggalin natin yun. So, ayan. Nakikita nyo po yung mga butas-butas na yan. Kapag po dumaan tayo dun sa butas na yon, tapos umuka po ito or sumunod po ito dun sa butas, masisira po ang inyong piece kasi lulubog din po yan. So mangyayari, hindi na po ito magiging pantay. Kaya po meron po tayong fence dito para kahit po meron man siyang lubog, pag po ipinakain natin siya dito, yan, flat pa rin po siya. Minsan po kailangan natin ng nakaangat ito. Ang ginagawa lang po namin para nakaangat siya, talagyan lang po namin dito ng 1/4. Lalo po kapag sa mga laminates, lagyan lang po namin dito ng 1/4 sa ilalim para po makat namin siya ng maayos or ma-router ng maayos. So next naman po, ipapakita ko po sa inyo yung mga designs na pwede natin gamitin dito sa ating router. So dito po with the help of my wife na. So gusto niya daw kasing mag-router eh. So pagbibigyan natin kung paano. So sige po, tara! At ito na po ang ating mga profiles, ano. So, pwede nyo pong i-pause yung videos para po makita nyo. Yan, ito po. Kung ano yung mangyayari sa kanila kapag ginamit nyo siya dun sa router. So, this is sponsored po by Banggood.
Yeah. So, ito po, mabibili nyo po siya sa Banggood. I-send ko po yung link sa baba ng description. Papapiliin natin si Miss Kyo anong gusto niyang maging design dun sa ating mga iti-testing. Para po makita nyo rin. Yan. So, as promised po, ano, yung business ko po yung pipili ng ating bits na gagamitin para i-demo. Yan. Again po, ito po. Set nga siya for Banggood. Post nyo na lang po yung video kanina. Kung gusto niyo po makita yung full range ng ating mga router bits. Hindi na po ako yung naka-wig ha. So, singilis ko na talaga. So, ayan. So, sige ma, pili na. Ito yung kit po. Ayan. Ano pangalan ito? Ah, Roman OG. Oh, no! Roman OG bit. So, actually, ito po yung para siyang bell. So, ito po yung Roman OG. OG po ha, OG. So, ito po yung Roman OG natin. This is 1/4 po na panglagay dito. Again po, meron po tayong dalawa. 1/4 tsaka 1/2. So, ito po. 1/4. Nasalagay lang natin siya dyan. Ayaw po natin na nakadikit siya kasi masisira. So, kami po pag naghihigpit. Yan. Dalagay lang namin ito dito. Tapos ito, yung panghigpit. Okay. So, para po natin malalaman. Okay na. Okay na yan. Lagyan na po natin dito sa ating router. So, dito po sa ating router. Depende po yan kung anong gusto nyo yung design. Kung hanggang saan lang. So, depende na po yan sa depth na gusto nyo. Pero dito po sa ating itetest, ito todo na po natin. Nakatodo po siya. Hindi lang po siya todong-todo. Para lang po makita natin yung profile. Dito po, hindi na natin siya lalagyan ng ating yung guide, yung sa fence. Yan, kasi maliit na naman po yung lalagyan natin, yung ira-router natin. So, paano? Okay, bukas. So, buksan. Testing daw, testing din. Mali nga. Oh. Oh. Mali eh. Gumito siya doon sa amin. Hmm. Sa may upa. Pwede na rin. Tapos para naman. Parang ano, upa-upa. Ang daming upa eh. Malinis yung ano. Yan, tsaka-tsaka. Oh, game na. Oh, yan. Anong game na? Ayun na nga. Game na nga yun. Yun, game na yun. Ah, game na yun. So, pakita natin. Pangit tuloy. Yeah. Ito pa yung first try. Yeah. So, ito pa yung profile na ginawa natin. No? Yeah. So, curve. So, ito pa yung Roman OG. So, iba-iba pa po sila. So, gusto daw ni Mrs. Medyo perfect. So, tingnan natin yung mga susunod. Yeah. Yung pangalawa. Di pantay dito yung ano mo eh. Dimension mo. Kailangan nakaganyan ka. Kasi ito, di, huwag mong masyadong pupersahin ha. Kailangan relax lang. Nasayaan mo lang siya. Di, ito, dahan-dahan mo lang siya ididikit ng ganyan. Saka matutulak ng ganyan. Ready? Ready? Yeah. I am ready. Ay. So, ito po yung ginamit natin from Banggood. Yan. So, maraming salamat po Banggood sa inyong sponsored na router bits. Yan. So, maraming po sila. Again, check nyo na lang po. Post nyo lang po yung video kanina. Yan. Pero, hindi nyo po ito gagamitin lahat. Ang gagamitin nyo lang po ay tatlo, more or less. Round over bit, which is ito po yun. Flush trim bit, which is ito naman po. At saka ang mga straight bits po. Yun lang po yung kadalasan natin ginagamit. Hindi nyo po kailangan ng madami na ganito. Pero kung gusto nyo rin para, kunwari may mga designs yung gagawin nyo, pwede rin po. Kuha na kayo ng isang set na ganito. Pero yun na po ha. Yung tatlo lang. Yun lang po yung ating
Kailangan talaga. Ayan po, pinakita po ni Mrs. kung ano po mag-router. Ang isang beginner. So, nakita niya naman po yung struggle, syempre kapag po nagsisimula pa lang. Ah, hindi ko po alam kung first time niyang mag-router eh, pero syempre as a beginner, ganun. Ito po, ni-router po namin siya ng isang pass, mga dalawang pass, kasi yung ating piece naman po eh malambot. So, pwede po yung mga dalawa. Pero kapag po yung router nyo nahihirapan, kailangan po yan mga maraming pass, mga 3-5 passes para po yung inyong maging finished product e malinis. So, sa mga others po na nakalimutan ko dito sa video na ito about routers, andi dito po siya kasi napag-video na po ako about sa routers eh. So, andi dito po silang lahat. Yan po. So, if ever po na meron kayong questions, suggestions, or any other comments ano po regarding dito sa video natin, comment nyo lang po sa baba. Tatry po natin silang sagutin. So, yan lang po. Thank you!